Ang ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, Second Sunday of Easter, ay tinatawag po nating Divine Mercy Sunday. Ito po ay isa sa mga naging regalo ng Great Jubilee Year 2000. Simula po noon, every second Sunday of Easter, Divine Mercy Sunday. Siyempre po, ang pinagmulan ng debosyong ito ay utang natin sa isang santa, si Saint Helen Kolwaska, na kilala po natin ngayon bilang Sister Faustina o Saint Faustina, na pinagpakitaan po ng Panginoon. At sa direksyon ng kanyang spiritual director na si Father Joseph Andraz, isa pong Jesuita, isinulat niya ang kanyang diary. Doon po sa diary niyan, sa pamosong paragraph 699 ng diary ni Sister Faustina, nakasaad ang kagustuhan ng Panginoong Jesus na magkaroon ng pista ng kanyang banal na awa. At sabi niya, ang sino mang magkukumpisal at mangungumunyon sa araw na iyan ay magkakamit ng ganap na kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at sa kaparusahan nito. Sapagkat sa araw na iyan, sabi ng Panginoon kay Sister Faustina, ang divine floodgate ay bubuhos ng mga biyaya. At siyempre po mula kay Sister Faustina, ang debosyong ito ay nagkaroon ng universal status sa atin pong simbahan sa napakagandang papel na ginampanan ni Pope John Paul II, na kilala po bilang the Pope of Divine Mercy. Siya po ang muling nagbukas ng proseso ng investigasyon sa buhay at sa mga sulat ni Sister Faustina bilang arsobispo ng Krakow sa Poland. Si Pope John Paul II din po ang nag-beatify kay Sister Faustina ng April 18, 1993. Ito po ay second Sunday of Easter ng taong iyon. Kinanonize niya si Sister Faustina April 30, 2000. At si Sister Faustina po ang unang santang kinanonize para sa Great Jubilee Year, at yung araw na po yan ay second Sunday of Easter din po. At idineclare nga po ni Pope John Paul II na mula nung year 2000, every second Sunday of Easter will be Divine Mercy Sunday. Si Pope John Paul II mismo ay namatay po sa bisperas ng kapistahan ng Divine Mercy. Ito pong debosyon ng Divine Mercy sa pagsusuri at sa pag-aaral ng mga theologians ng simbahan ay complementary sa tinatawag natin na debosyon sa banal na puso ng Panginoon. Kung ang banal na puso ng Panginoon, the Sacred Heart of Jesus, ay ipinagdiriwang natin tuwing First Friday bilang kaugnayan nito sa kamatayan ni Jesus sa krus, kung saan sumabog ang kanyang puso bilang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating lahat. At dumaloy, sabi nga doon, ang tubig at ang dugo sa sinibat na tagiliran ni Jesus. Ang Divine Mercy naman po ay pinagdiriwang natin ang panalangin tuwing 3 o'clock sa hapon, ang sinasabing kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus. So, ang krus, ang debosyon sa Sacred Heart, ang debosyon sa Divine Mercy, sa iba't ibang panahon, nagpapakita lahat sa napakagandang pagmamahal at walang katumbas na awa ng Panginoong Jesus sa lahat ng humihingi ng kapatawaran at pagbibiyaya. Isang bagay po na
palagay ko po ay napakagandang pagnilayan din natin ay hindi lang pala sa New Testament at kapanahunan ng Panginoong Hesus ang biblical at theological basis ng debosyon ng Divine Mercy. Kung hindi po, kung uungkatin natin, pag-aaralan natin ang lumang tipan, ang Panginoong Hesus po, ang kanyang ama, si Yahweh, ay kilala din bilang God of Mercy and Compassion. No? Dalawang salita ang ginamit po sa lumang tipan. Ha? Rahamim at Hesed. No? Compassion and Fidelity. Sa gitna ng kasalanan ng tao, ang Diyos ay naging super awa at mahabagin. Sa katunayan po, kung titignan niyo po yung sa Old Testament translation, ano ang pangalan ng Ark of the Covenant? Kung saan isinilid yung Ten Commandments of Stone, ang tawag po doon sa Old Testament ay the Seat of Mercy, luklukan ng awa, luklukan ng habag. Kasi po, nasa loob ng Ark of the Covenant, ang mga katunayan ng awa, ng mercy ng Diyos sa lumang tipan pa. Una, ang tablet ng Ten Commandments na pangalawang beses isinulat ng Diyos pagkatapos nasirain ng tao ang covenant with God sa pagsamba sa isang golden calf. Pangalawa, sa loob ng Ark of the Covenant, Seat of Mercy na yan, nandun ang Rod of Moses na ginamit ng Diyos upang sa ganon, finally, i-rescue ang Israel mula sa pagkaalipin at kalupitan ng paraon ng Ehipto. Pangatlo, sa loob po ng Ark of the Covenant, nandoon ang sample ng mana. Nang ibig sabihin pala ay, what is this? Oh, mana na siyang araw-araw na ipinakain ng Diyos for 40 years sa disyerto para mabuhay ang mga Israelita. So, sa Old Testament pa lang, God is already divine mercy. Ang kaibahan po ito, sa Old Testament, ang divine mercy ni Lord, ang larawan, isang kahoy na box, acacia box with silver. Yun ang Ark of the Covenant. Sa New Testament, ang larawan ng Divine Mercy ay hindi na po kahoy, hindi na po silver, hindi na po box, kung hindi ang Panginoong Hesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Ito po ang lalim ng debosyon sa Divine Mercy Sunday. Kami po'y inyo uling samahan sa mga susunod nating pagninilay at pag-aaral dito po sa gabay ng pagsamba at buhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the gospel, at pagpalain po kayo ng Divine Mercy.